So, ayun ho, ano? What's up sa inyong mga dudes? Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Lian Austria. Isa akong architect na naka-base dito sa Philippines. Marami sa inyo ang nagre-request ng small house design. Gaano ka-small? Hindi ko alam. At marami rin ang nagre-request na mag-react ako sa new home ni Kong TV. So dahil hindi pa namin tapos ang Casa de Doggy 2000 square meter edition at napaka-big brain ko, naisipan ko na dagdagan ng aming trabaho at i-redesign ang new home ni Kong TV. Talino, dami na ang ginagawa, dagdagan pa eh. So yun nga, ang gagawin natin today ngayong araw ay bibisitahin natin ang new home ni Kong TV at iibahin natin ang disenyo upang mas umangkop sa kanyang millionaire mind. So yun guys, welcome to my new home. As you can see, pass muna natin dyan. Okay, so magmula sa labas, yung architectural style ng bahay ni Sir Kong could be classified as minimalist sa budget with a slight touch of very industrial architecture. So yun yung rason bakit ako nag-decide na minimalist ang overall theme nitong new home ni Sir Kong TV. Patent pending. So pag sinabing minimalist architecture, it is characterized by white walls, simple shapes tulad nito. Simple lang yung shape na ginamit natin dito. So parang puro kahon lang and wala masyadong design. So parang yun yung pinaka-design mo is walang design. So bago natin pasukin yung new home, libutin muna natin yung labas. Okay, so sa left side ng bahay, dahil medyo makipot itong area na to, ginawa ko na lang siyang parkingan ng bisikleta. And then yung driveway is nilagyan ko siya ng pavers. Mas okay yung pavers kesa sa pure cement lang yan dahil malilesen yung init na ma-absorb ng concrete dahil may halong grass na rin ito. And then sa dulo ng driveway, nilagyan natin ng plant box. So yung purpose ng mga plants sa modern design is siya yung nagbibigay ng parang soft element para ma-contrast yung mga hard edges ng minimalist design natin. So, titignan natin yung finishing ng exterior ng bahay. Is simple lang siya. So, all white paint lang ito. And then, meron tayong wood accent tiles dito sa likod na part. So, isang common mistake pag nagde-design ng exterior ng isang modern house is nararamihan yung accent wall. So, usually, ang accent wall dapat sa isang part lang ng exterior mo makikita yon. Isa sa mga tanong ng kliyente sa akin tuwing nagdi-design ako ng modern na house is, "Architect, hindi ba dumihin pag white ang paint na nilagay?" At yung sagot ko dun is kahit anong kulay naman ilagay nyo dyan, sabihin natin pink, is hindi naman mangdidiri yung germs at yung dumi dun dahil pink yun at may iwasan ng madumihan yung kulay na yun. Joke lang, hindi ganun yung sinasagot ko sa mga clients. Kasi wala akong clients. Anyway, kung meron man akong clients na hindi imaginary, ang isasagot ko is, depende yun sa paint kung kakapitan ng dumi yung walls nyo. So personally, ang ginagamit kong paint para sa exterior walls is Architects by Boysen. Not sponsored, pero Boysen, pagkana man. So Architects is non-porous, ibig sabihin, wala siyang maliliit na butas-butas. So mas mahirapan kumapit ang dumi sa Architects. And dahil nga non-porous siya, water repellent din ang Architects. So watertight siya at hindi madaling papasukan ng moisture yung exterior wall nyo. And yan, meron siyang locking system dito para talagang to make sure na walang makakapasok kahit na sino. So kung titignan natin yung ating front door dito, ang ginawa ko sa locking system nila is biometric locking system na ito. So ang ibig sabihin ng biometric locking system is ginagamit niya yung mga biological na features ng tao para ma-login ka. So in this case, sa mga doorknob, ang pinaka-common na biometric locking system is yung thumbprint or fingerprints. And then meron naman yung nakikita natin sa mga sci-fi movies kung saan sinascan yung mga mata nila. So dito, kakaiba ang ginawa ko. Yung tenga, yung kailangan mo idikit dito sa pintuan bago ma-recognize. So, yun yung biometrics. Ne, joke lang yun guys. Walang ganun. No such thing as biometric system na sa tenga. Pero yung sa thumb,
And yung sa mata, existing na yun ngayon. Kulang na lang pwede mo rin i-register yung dila mo pag pwede yung thumbprint. Fun facts, fun facts, fun facts with Leon. So fun fact, yung dila natin is parang fingerprints lang. Very unique yung pattern ng dila natin to us. And wala tayong ibang kaparehas. Yun nga lang, unsanitary na yung dila yung ipang saskan nyo dito. Anyway, ito yung topic. Andun na ako. Balik tayo sa topic. So, ano yun? Cut! With Leon! Ay, putang ina mo. Sabi ko, kasi yung iba meron silang ano, dirty kitchen. So, ito, super dirty kitchen. Tapos surat na rin siya. Tapos... Okay, pause muna natin dyan. So sa original design ng new home ni Sir Kong TV, yung kitchen nila or super dirty kitchen nila is nakalocate sa labas. So sa design natin is pinasok ko na yung kitchen kasi yan ang number one cost ng mga away sa magkakapitbahay, yung nagluluto ka sa labas ng masarap na pagkain, naamoy ng kapitbahay mo, tapos di mo sila binigyan. At yun, mauwi na yun sa sampalan ng tilapia. Ang labo po, tiki. Anyway, tulad nga ng sinasabi ko, pagkapasok natin dito, ang unang area na bubungad sa atin ay ang kitchen nila. So yung reason bakit yung kitchen yung inuna ko, dahil for privacy reasons, para pagpasok mo dun sa new home is hindi agad yung living room slash bedroom slash dining room slash dressing room yung bubungad sa inyo. So yung kitchen countertop na ginamit ko is black granite. Dahil dun sa existing Paya Mansion, black granite din yung pina-install nila Sir Kong. So hula ko, yun yung preference nila Sir Kong para sa countertop material nila is black granite. So sa left side ng kitchen, dun ko nilocate ang ating kitchen sink and ang ating cooktop. So itong cooktop na to, induction cooktop na siya para hindi na natin kailangan ng LPG. Nakasaksak lang sa kuryente. So, mas safe ang induction cooktop kesa sa LPG na gas burners. And also, bakit ko siya nilagay sa harap ng bintana? Yun ay para habang nagluluto ka, pwede mo tignan yung mga kapitbahay mo. And you know, maaliw ka, hindi ka nabubore lang sa pagluluto. Anyway, yung bintana na to, kung titignan natin sa labas, is glass siya all the way through. Lian, hindi ba walang kwenta yung glass doon sa ilalim ng countertop? No. Very, very useful yan. Dahil pag binuksan natin yung cabinetry doon sa ilalim, is meron ng ilaw. And yung purpose nung natural light na pumapasok dun sa ating under counter cabinets is para hindi aamagin yung isostore nyo dyan. Alright, my dude. So, parang ganito yung sinasabi ko kanina, yung purpose nung window na nasa under counter. So, yan. Maganda tignan dahil di nyo na kailangan ilawan. Kita nyo na lahat ng mga pots nyo and pans. And also, anti-amag pa tong light. So, kung sakaling matagal yung na-store tong mga pots nyo, di siya amagin. So, yun yung purpose nun, my dudes. So, natural light ang gusto kong gamitin dito sa bahay na to dahil masikip siya. And one way para magmukhang maluwang ang isang maliit na space is dapat maraming natural light dyan sa loob ng area na yan. So yun yung one technique. Also, yung walls, gawin yung white, magmumukhang maluwang at maaliwalas yung maliliit na places. So yun. Moving on sa kabilang side ng ating kitchen is naglagay ako ng under counter refrigerator. So meron tayong under counter refrigerator dahil maliit nga yung space, so hindi ko gusto maglagay ng malaking refrigerator, very bulky. On top of that, meron tayong cupboards or overhead cabinetry. So isang important din na bagay pag maliit yung space nyo is dapat marami kayong storage para hindi masyado maging cluttered yung spaces nyo. So magiging maaliwalas nga siya tignan dahil yung mga gamit nyo isa-store nyo dun sa storage areas. So moving on from the kitchen, magpro-proceed na tayo sa ating multi-purpose space. So yung spaces is dinivide ko using this level change. So mas mababa yung kitchen kesa dun sa multi-purpose space. So meron tayong one step up. And one purpose nito is para yung dust na mapapasok nyo dun sa may kitchen is hindi na siya didiretso papasok dun sa ating multi-purpose space, which also serves as our sleeping space. So kung mapapansin nyo yung floor materials na ginamit ko dun sa kitchen and yung sa hallway papunta dun sa ating multi-purpose area is magkaiba. So yun yung one way para ma-differentiate nyo yung spaces is magbago ng material. So dito, black slate tiles ang ginamit ko sa kitchen. And then very contrasting na wood planks yung ginamit ko para sa ating hallway. So yun, papunta na tayo dun sa warm space,
which is our living area / dining area / bedroom. 2 very boring minutes later. / dressing room / entertainment area. So napakaraming purpose nito. Okay, so pagpasok natin papunta dito sa multipurpose area is naglagay ako ng parang gateway arch. So itong wood part na to. So isang common misconception pag nagdi-design ng small spaces is ginagawa lang open space para mas maluwang tignan and mas maaliwalas. Pero ang mas magandang design approach pag meron kayong small space is i-define nyo clearly yung pagkakaiba ng kitchen dun sa ibang spaces. So lalagyan nyo ng divisions yung mga areas nyo. So halimbawa dito, yung kitchen natin is malinaw hanggang dito, and then dito yung ating multi-purpose area. So doon sa video ni Sir Kong is mayroon silang double deck na bed. So imbis na maglagay ako ng double deck na bed is naglagay na lang ako ng loft space na hammock style siya. So net ito na pwede mo higan para malambot. And di na kailangan lagyan ng foam dito. So kahit comforter na lang ang ilagay dyan and then higan na, very comfortable na yan. So tulad ng sabi ko kanina, one technique para ma-maximize yung space ng small areas is maglagay ka ng maraming storage. And yun yung ginawa ko dito sa ating multi-purpose space. So kung titingnan natin yung floor platform is meron siyang mga divisions or lines. So hindi lang yung arte na nilagay ko, yung mga yan is pintuan yan dahil sa ilalim niyan is meron tayong storage. So ayun, yung floor platform natin is ginawa ko siyang parang horizontal na cabinet kung saan doon natin isistore yung ating beddings tulad ng mga comforter, mga unan, and kung ano-ano pang sleeping paraphernalia, dyan nila pwede ilagay yun during the day. And then pag night time, ilalabas lang nila and then ilalatag nila sa platform na to. And yun, napakaraming tao na yung pwede matulog dito. So sa tabi niyan is meron ulit tayong storage space. So itong buong wall na to is dinedicate ko as cabinetry. And then, meron tayong nilagay dyan na retractable table. So ang retractable table is parang may hihilahin ka lang dun sa ilalim ng cabinetry and lalabas siya para table. So ang mangyayari is magkakaroon tayo ng dining table dito. Hihilahin nyo lang yung lower portion ng cabinetry na to. And magic, meron na kayong dining space or pwede ring office space kung saan sila mag-edit pag umaga. So nagtataka siguro kayo paano sila akyat sa ating loft platform. So dito sa gilid ng cabinet natin is meron akong nilocate na built-in ladder kung saan magsaslide lang siyang palabas na ganyan. And bam! Meron na kayong ladder dyan sa side na yan. So dito sa loft platform, tulad nga nasabi ko kanina, is meron lang tayong cloth mesh. So yun yung higaan nila. So parang duyan lang yan. And then sa tabi nun is naglagay tayo ng plant box. So ito, kasha ang 3 people dito. Pero kung pinilit nila, kasha ang 4 dito. And then sa baba is kasha rin ng 3 or 4. Mukhang na-miss ko yung entertainment. No. So meron tayong projector na pwede nating hilahing pababa magmula dito sa harap ng ating cabinetry. So parang meron tayong drawer sa taas niya. And then may mag-roll pababa na projector screen. And then on the other side of that dito is nabubukas itong isa sa mga panels na to. And dun nakalagay ang projector. So yon, entertainment area na rin ito. Also, one thing na siguro pinagtataka nyo is, Lian, hindi ba sila makikita magmula sa labas dahil ang lalaki ng mga windows? Yung glass na ginamit dito is yung tinatawag nating privacy smart glass kung saan meron lang kayong pipindutin na switch and magiging frosted glass na siya. So ang privacy smart glass is meron lang siyang onting kamahalan dahil merong technology embedded in it. Pero dahil si Sir Kong ay isang millionaire mind, feeling ko afford niya ang privacy smart glass. So just in case hindi, pwede naman sila mag-install ng roller blinds dito. And with that being said, I guess tapos na natin ang whole multi-purpose room and kitchen. Let us proceed to the toilet and bathroom. Sa bathroom naman tayo, yan yung mga toilet na. So para antay ito, antay boso ng kapitbahay, yun. Antay boso po. Ganyan mo lang siya. Pag gusto mo dumali yung hangin, tapos abit mo lang. Ayan, bali dito ko tumatay. Pinalagay namin dito ng semento. Kukuto ng ano, puno ng agila na kinaskas to. So in-order pa namin ito sa Italy. The famous Italian eagle finish. Wonderful. Okay, so tulad nga nung nakita natin, yung isa sa problem sa CR nila is yung bintana nila. Pwede silang mabosohan dahil yung height niya is, you know, upper body height. So, kung isa kang lalaki na nako-conscious sa inyong nipples, hindi maganda itong window height na to. And for that reason, ang ginamit nating bintana para sa toilet and bathroom nila is mataas na. So, wala na tayong problema dun sa boso unless may umakyat dun sa puno sa labas. So yon, para mapaluwang ulit yung itsura ng CR natin is ginawa kong all white marble ang walls ng CR na to. Pero unfortunately, yung Italian eagle claw marks
dun sa pader is kinailangan nating patungan nito. Pero okay lang dahil yung marble na kinabit natin dito is galing Italy and pinadila rin sa agila ito. So dinilaan ng agila to kaya makitab yung marble na yan. Also medyo binago ko yung layout ng toilet and bathroom nila Sir Kong. So originally, yung toilet is nandito sa part na to. And yung liguan is malapit sa pintuan. So yung problem nun is laging nababasa yung pintuan and eventually magdi-deteriorate na yon. So ang ginawa ko, yung shower area is pinunta ko na dun sa dulo kung saan malayo siya sa pintuan at hindi na matatalsikan yung pintuan natin. And then pinusog lang natin yung toilet dito sa gitna. And then para makasave tayo ng space, yung ginamit natin dito is pocket door, which is a type of sliding door. Yun nga lang, pumapasok siya sa pocket sa isang pader. So yung pader is may butas and then dun siya susuot para makasave ng space. That is why pocket door yung tawag dahil pumapasok siya sa pocket sa wall. And there you go, yun na ang lahat ng interior spaces ng new home. So meron sa inyong mga matanglawin na nakapansin na parang meron pa tayong ibang spaces na na-miss. Tama kayo my dudes dahil meron pa tayong roof deck. So pag pumunta tayo sa likod nitong bahay na to, may makita tayong ladder kung saan pag inakyat natin, ma-access natin itong roof deck / tambayan / kwentuhan nila Sir Juni and Sir Kong. So pwede sila umakyat sa roof deck na to kung saan naglagay tayo ng couch, then meron din tayong coffee table, and then yung railing na ginamit natin is frameless glass para pag tinignan natin sa labas, hindi distracting yung top part ng ating bahay. So overall, yung floor area ng bahay na ito is roughly 25 square meters yung sa loob, and then yung roof deck natin is an additional 14 square meters. So in total, 38 square meters ang buong floor area ng bahay na ito. So usually, ang high-end na bahay na katulad nito, 24 square meters times 45,000 pesos. 1.08 million yung interior space ng bahay na ito. And then yung roof deck natin, dahil very minimal yung development na ginawa natin nun, ita times 12,000 pesos lang natin yun. 168,000 pesos plus 1.24 million pesos ang pagpapagawa ng bahay na to with very very nice finishing material. So hindi pa kasali dito yung mga furniture, yung mga projector and kung ano-ano pang mga ref ganon. So hindi pa kasali dyan sa computation na yon yung mga moving furniture. Pero yung mga sink, toilet bowl, yung mga fixed na furniture, mga ilaw, kasama na sa price na ito madudes. So ayan, with 1.3 million pesos, pwede na kayong magpatayo ng gantong bahay. Also disclaimer madudes, hindi pa kasali dyan yung presyo ng lote and yung mga exterior improvements natin. So yung mga landscaping, hindi na kasali dyan. So Sir Kong, kung nanonood ka man at meron kang ganong klaseng pera na nagsusunog ng butas sa iyong bulsa, you know, who you gonna call? Labong joke nun! And with that, I guess dito na natin tatapusin ang video na to. Kung gusto nyo makita yung actual new home ni Sir Kong, ililink ko yung video niya down in the description below. Bisitahin nyo yung kanyang channel and I'm pretty sure subscribe na kayo sa kanya. Pero kung hindi pa kayo subscribe doon, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Mag-subscribe na kayo sa kanya and become an official pa. And also, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin and papitik naman yung notification bell kung ayaw nyo sampalin kayo ng kapitbahay nyo ng tilapia. Hanggang sa susunod na kabanata, mga bata. A flying peace!